Tarlac nakapagtala ng 102.02% na resulta para sa Chikiting Ligtas, sa Dagdag Bakuna kontra Rubella, Polio at Tigdas. Si Erds Biong sa detalye. Sinagawa ang kampanyang Chikiting Ligtas sa Dagdag Bakuna kontra Rubella, Polio at Tigdas na inilunsad sa buong buwan ng Pebrero at nakapagtala ng 12,117 o 102.02% na resulta sa bayan ng Capas, Tarlac, Kamakailan. Ang tigdas hangin ay kilala rin bilang German measles at ito ay sanhi ng rubella virus at maaring maipasa sa pamamagitan ng sekresyon mula sa ilong ng taong may impeksyon, samantalang ang polio ay nakahawang sakit na karaniwang umaatake sa nervous system ng isang tao. Ang mga batang nasa edad na 9 buwan hanggang wala pang 5 taong gulang ay maaring bakunahan ng measles rubella, samantalang 0 na buwan hanggang wala pang 5 taong gulang naman ang maaring tumanggap ng oral polio vaccine. Ayon kay Rinaldo L. Katakutan, alkalde ng nabanggit na bayan, ay kahit na kinaharap ng kanilang bayan ang suliranin ukol sa COVID-19, ay hindi nila isasantabi ang ilan pang suliranin pangkalusugan. Mayroon din tayong mga binabantay ang iba pang banda. Nakakabahala ang pagtas ngayon ng kaso ng tigdas, rubella at polio sa iba't ibang rehiyon at probinsya. Mahirap at napakabigat para sa ating lahat ang sabay-sabay na pagsagupa sa mga sakit na ito kasabay ng pandemya. Ngunit maaari natin maiwasan ng dagdag na lalahanin na dulot ng tigdas, rubella at polio sa pamamagitan ng pagpapabakuna ng ating mga anak. Samantala, ay nagpapasalamat naman si Francis Reyes, tagapanguna ng RHU Capas, sa lahat ng sumuporta sa kanilang aktibidad na nagbunga ng higit pa sa inaasahang bilang ng target na babakunahan. Mula rito sa Capas, Tarlac, Erds Biong para sa Eagle News. We live in interesting times.